María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no os abandonó, porque mi padre jamás cumplió. María Mercedes, pa' servirle a usted, un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me conoció. Ya lo verás, María Mercedes, tu amor me corresponderá. María Mercedes, mi felicidad el dinero no compró, pues al hombre que amo no. Anong ginagawa mo rito sa dilim, ate? Hinihintay kasi kita. Mabuti naman, naisipan mong bisitahin ako rito. Saan ka nang galing? Sa trabaho ko. Nagsisinungaling ka sa akin. Anong problema mo? Naghahanap ka ba ng awa? Kasama mo si Ricardo, tama ba? Oo, kasama ko siya. Sinusundo niya ako sa opisina tuwing hapon at lumalabas kami para mag-usap. Hindi ganun lang yun, mali ka. Pinupuntahan ka niya sa opisina at ilang oras kayo mag-uusap. Nag-aaksaya ka lang ng oras mo kaysa nagtatrabaho. Hindi yan totoo! At isa pa, sa lugar na yun kung saan dapat makakakuha ka ng respeto, kayong dalawa ay naghahalikan at gumagawa ng kalaswaan. Nakakahiya ka, Rosario, alam mo yun? Saan mo nakuha yung mga sinasabi hindi mo? Hindi na yun mahalaga. Ang importante, nalaman ko. Hindi ako papayag na ikaw ay maging palaboy na lang. Bata ka pa rin at pwede kitang ipasok sa boarding school. Tingnan mo ako, Mechie. Wala akong dapat na ikahiya kahit kanino. Nagpunta lang doon si Ricardo para sabihin sa akin na hihintayin niya ako sa labas. Hindi kami nagkwentuhan o naghalikan doon. At kung nagawa man niya, nahalikan ako sa pisngi. Dahil kaming dalawa ay magkaibigan at hindi magnobyo. Kung sino man na nagsabi sa'yo niyan, ginawa niya yun para magalit ka sa akin. Kilalang kilala kita, Rosario. Hindi ka talaga marunong makinig sa akin. At sino ka para sawayin ako, ha? Dahil ako ang ate mo. Pero palagi mong ginagawa yung gusto mo lang. Huwag ka magsimula, Rosario! Ikaw ang nagsimula nang siraan mo ako, ate. Dahil ang sinasabi mo ay hindi totoo. Kung totoo man yun, problema ko na. At kung tutusin, mag-isa lang ako rito, kaya kong alagaan ang sarili alam ko. Alam mo, nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Si Ricardo ay mayamang lalaki na gusto maisahan ka, gaya ng ginagawa ng mga katulad niya. Paibigin ka hanggang sa makuha ang gusto niya. Pagkatapos itatapong ka parang basura. Nasasabi mo yan dahil ganyan ang ginawa ni Jorge Luis, tama? Nirespeto ako ng asawa ko at walang nangyari sa amin na kahit ano hanggang hindi kami kinakasal. Yan ang sinasabi mo. Dahil yun ang totoo. Kung hindi si Jorge Luis, baka ibang lalaki yun. Baka yung siraulong lalaki na una mong pinakasalan. Hindi ko hinawakan ang lalaking yun. O baka isa sa mga lalaki sa lugar natin. Si Lata o si Clavo na lagi nakikipaglandian sa'yo. Palagi kang nasa kalye. Ginagawa ko ano ang magustuhan mo. Sigurado ako nagawa mo na yun sa isa sa... Umigil ka! Patawad! Patawad, kapatid ko, pakiusap! Hindi ko sinasadya nasaktan ka! Patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Patawarin mo rin ako, ate! Pasensya na sa mga nasabi ko! Hanga ako, ate! Si Ricardo para sa akin ay kaibigan lang talaga! Ano man ang sinabi sa'yo, yun ay kasinungalingan! Ang nagawa lang naman niya sa opisina ay ang halikan ako sa pisngi at wala lang iba. Pangako, ate, wala lang iba. Wala na. María Mercedes, pa servirle a usted, de mi familia.